no, so mayroon din na agad. Agaman. Nanotice nyo na kabudlay magsimba, kabudlay bisan magbasa sa pulo, kabudlay bisan mga muyo, kung may ara ikaw personal, private, secret sin in life. Notice nyo? Wala? That's why we are so thankful to God that by His providence, every time we gather every Sunday, at least may mga hymns lang. May mga hymnal na nag-remind sa aton of many things, no, about God, about His Word. And one of that is about the blood of, what? The blood of Jesus Christ. Nga hindi lang yan nagatabon. Ang mga dugo sa sapat sa Old Testament, ang kaya yan lang mahimo, tabunan ang hindi mo sa lahat. Pero ang mga nga out of necessity, si Christ dapat magkarigid. No? Magkarigid siya nga amugin exactly ang ina-prefigure sa mga sapat sa Old Testament. The coming what? The coming Lamb of God. Nga kinangan din siya magkari, kay ang iya lang yung dugo ang makasarang magkukas sang sala. That's why John the Baptist, when Jesus Christ was approaching to him on the Jordan River, he said, "Behold, the Lamb of God who can take away the sins of the world." Tutuod, no? Personal experience, kabudlay, bisan mga muyo, kabudlay, bisan magbasa sa Bible, kabudlay magsimba, kung may mga ginatakot na, mga sala sa kabuhay. I don't know kung siya gano'n na ya. Ako ni Spirito kapatsyan siya na ya. Labi na gid sa amon bilang pastor, kabudlay mong tindong di. So I'm blessed, no? Sa kanta pa lang, personally to be reminded about the blood of Jesus that can wash away our sins. May bata, nagsaulog sa niya birthday. Di ka balo na magamugon bata, hindi ka rin sumalaam na malaam kung magsaulog sa birthday, bisan sa balay lang, di ba? Yung bata gusto sa mga kalanaan sa buwa, o tingin sultan sa binikanan. Pagamot sa kalanaan, ang bata natimta na magkaon, pero nalipat mga muyo. Yung ba sa nanay at tatay ko, muray mo man, di ba sa balay? Bago ka magkaon, mga muyo, taanay. Kabalo ka mo sa batsang bata, nay, imuambal, sa balay lang kuya, kat isa pa, namit yan, manubuto, di. Katarasa mga bata, no? Sa balay lang nila, kung yung mga muyo, bago magkaon, ganun kayo, may mga sila sa balay. Now, our topic this morning is about the prayer of the man of God. Inspire ako sa Ginoo, no? Nga ibutan ako sa parts ng Daniel ng mga mabudlay, ano ni, iwali, okay, Pastor Bala, si Daya. What we have in our text is simply the prayer of Daniel. Nanotice niyo? Inbasa, mission kayo na. Pangamuyo si Daniel, ang munang mayara, dira. Simple nga pangamuyo sa alagad sa Diyos nga si Daniel. So, the time for captivity is almost over. 70 years ni mo, and it was prophesied. Sa time pa lang ni Prophet Jeremiah, di hundreds of years ago, naunaya si Jeremiah mong sa ilan ni Daniel. Or less than 100 years, no? Ginprofesiya na ni Jeremiah, no? Ginprofesiya sa Diyos through the mouth of Jeremiah, nga amuning matabok sa Jerusalem, sa Judah, representing the northern and the southern part of the United Kingdom, Judah and Jerusalem. Nga, ano ni, sakupon sila. Tapos ang iban, ibilin. Ang tawag sa ilang mga remnants, ibilin sila sa ilang mismo lugar. Sila na ang mga hindi mapuslan. Pero ang mga mapuslan, just like kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, at Abednego, dalun sila ya. Imuon sila ng mga captives, i-exile sila kung sa baga. Ah, impastar na ni Pastor actually. Impastar na na. So that means to say that's how consistent and how faithful God is in fulfilling a certain plan. Ginpropesiya, natuman kita.
So ining sitwasyon nila ni Daniel, amo ni ang sunok sa propesiya sang Dios pagi kay Jeremiah. And it's almost over 82 years old na si Daniel. Nagmalam na siya in captivity. Imagine na, 70 years nga ara sila sa exile. Amo na kadugay. Kaya mo gina-exactly ginambal sang Dios nga sa kupunsan da kag natuman ginaya. So let's be comforted by that. Nga nga akong Diyos ya, Diyos nga, ano ni, tutuhod, nga kung nuhambal ya, tumano niya kita. Amen? Ako ni ang Diyos. Kung nuhambal ya, tumano niya, kag hindi lang niya kay tumano niya. Makasarangit siya man, tuman. Because God is Elohim, di ba? Amo na nga ito natunan, di ba? The names of God, the word Elohim, emphasizing the greatness of God, the superiority of God, and the supremacy of God. Then, mabi, hindi niya makakatuman. So, hindi lang siya Diyos na nagaplano, kundi, kung anong plano niya, tumano niya gid. Kay makasarang siya mag, tuman. So, in Daniel chapter 8, a sort of background there, a refresher, we learned about the vision of Daniel had. Diba? Pastor, no, kina-rehearse ko lang sa inyo. He had a vision in the third year of the reign of King Belshazzar of Babylon. Ito yung insa, ano ni, si King Belshazzar, ano ni, amo ni ang reigning, ano ni, amo na siya ang reigning king na nagsakop sa Chaldea. Ang Chaldea is another name for Babylon. So, gintapod daw na nila, kung sabaga, ginsakop na nila ang Babylon. Kung sino ang nagsakop, automatically, siya ang maging reigning king. Pero, let us not forget nga, ano ni, joint venture ni, joint forces ni isang Medes, kagsa Persia. Na, kung sabong sa daw, kung sabaga, para nga isakop po nila ang Babylon. So, in the third year of the reign of King Belshazzar of Babylon, King Belshazzar was the last king of Babylon before they were conquered by the Medes and Persians. I'm sorry. This is actually, it's the last king, I should say. The last king of Babylon or the of Chaldea, Chaldeans. In Daniel's vision, as he saw it in chapter 8, he's standing by a river near Shushan, the place he sees a ram with two horns. Again, Pastor, Pastor, which represent King Darius of Medi and King Cyrus the Persian. Among ini ang dua ka king nga maga ano ni Ogdanay. He then sees a he goat with one strong horn come up and smash the ram. The one strong horn is Alexander the Great, representing Greece. No, Alexander the Great, he's the first king of Grecia. So we've seen Babylon conquered by the Medes and Persians, and then the Persians conquered by the Christians. Pastor nila ni Pastor Archie, no? Alexander the Great dies at 33 years old. Bata pa siya, katama. Grabe ni, kabalo ka mo nga ang apertikadasik ang pag-conquer ni Alexander the Great of the Denon world in those days. Kaya nga, ang iya si ni soldier, ni lablaho ko mga soldier at one instance, inangkat niya ang isa ka, ano ni, challenger nga gusto mag ano ni magbato sa iya. At yung bang niya, hindi na kinanglan kung sa atin pa magdanak ang dugo. Ang bang niya, dala di mo soldier, dalgo ko man akong soldier. Nag-meet sanda somewhere, isa katay-tay ang ilang itabuan. Isa yan lang naman doon sa soldier siya, ang bang niya, okay, lukso ka mo. Ah, why nasing pangalangalang iya mga sudalo niya? Lukso! That means, amo na sila yung kaluyal. Amo na sila yung kahanda maging matay sa ilang ha? Hari. Eh kung ikaw ang hari, gusto mag-challenge sa iya, maminsar ka. Hindi na lang lahat, isa nyo lang gambal ya. Malukso sila ya. So hindi na kinanglan pa mag-rapuyot nga. Away. That's how loyal his soldiers were in those days. Amo na si Alexander Great. Perti pa siya kabata, pero ang iyang alam siya, triple. Sa edad ng 33, napatay siya, hindi sa away, napatay siya sa pagkasungak-sungak niya sa ilibnon. Ang term siya na debauchery, ang pagkasungak-sungak na pirti nga bisyo. O, sa isa na ambal, pirti nga pagpakasala, nagmasakit siya hasta napatay siya sa edad ng 30.
3. But by that age, ha, almost to conquer ya ang mga ano ni dapat sa kupon in those days. So what happened when he died? Ginamba ni pastor na may apat sa kano gani? May apat sa ka generals na di ko nung wala ng reigning king. Di siguro, isang kamang buhay pang hari, isang nabalaan na nila nga, ano ni, nga pag kumatayo, i-issue na kung sino ang ma. Amo kita ya, di ba? Amo kita ya. Kung sino mabulos. That's it. So towards the end of the Christian kingdom, we see a king come out of the northern kingdom of Syria. Oh, may natong king kuno. Nga magatuhaw, coming from the northern kingdom in Syria. This Christian king is the little boy described in Daniel chapter 8. So, harap nga ano sa vision. This little horn is an antichrist and his name is Antiochus Epiphanes. Nang bala man ani pastor sa so, amoni ang sabaga ang nangibabaw no sa ila he sacrifices and look at who this man is no Antiochus Epiphanes. He took away the daily sacrifice from Jerusalem. Jerusalem is the center of the religious life of Israel. Masili ka gani Jerusalem amo nang center sa ilang religious life. Kung ang Muslim, kung mga muyo sa daga at ubang sila sa Mika, ang mga Hudiyo sa pilong kalibutan, kung mga di, kung mga muyo man sa daga at ubang man sila sa Jerusalem. A show of respect sa center sa ilang religious life. So, ang hinimo ni Antiochus Epiphanes, he took away the daily sacrifice from Jerusalem. He leaves the temple desolate. No, hindi secret niya ni. No, kasi baga, gindagtaan niya. Ginahimuan niya sa mga bagay nga supposed hindi dapat himuon. No? Nabawal sa practice ng mga Hudiyo. No? Gindagtaan niya. He comes and clears out the temple. He sacrifices a swine. Baapoy pang iyaging sakripisyo to the false god Zeus on the altar. He has coins made that say he is God manifest in the flesh. Ginamba naman ani Pastor Arche, nabisan sa kwarta, ginbutang niyang iya nga image, no? Nga ang iya implication is that siya ano ang Diyos nga nagkaresa, unod. O, ginmention na ni Pastor Arche, nagligad. And then, he is a picture of the future Antichrist that we see in the book of Revelation. So we learned about the abomination of desolation. So ano ni yung sitwasyon? Before ang chapter 9. So palabot sa chapter 9, kaya ang Diyos nagpakita sa isa ko pala na awon, tagsuno sa chapter 8, before mag-end ang chapter 8, si Daniel, hindi gid mapamtang, in fact, nagmasakit gid siya sa palananawon nga nakita niya. Kaya natublag gid siya, deep within himself, natublag gid siya. Kag wala pa gin pahayag kung nanugit posible ang palananaw ng kaulukan sa palanan awon. So ano ay yan ini? Ano ini bagay na nagtublag sa iya? Pero ang akong concern si Pastor na bahala siya na yan. Kung ano ni, ang 70 weeks gini. No? Although ginbasa ni Shemis, chapter 9 verses 1 to the last verse, ang akong text siya, chapter 9 lang niya, verse 1 to verse 19. Ang verse 20 up to the end of the chapter of chapter 9, si Pastor na bahala, siya na reply na yung interpreteron. Now, ano ang kabandanan nga ano ni, ano ang resultas ang pagkatublag ni Daniel? Amuna nga nanamuyo siya. Tumog kinatublag siya sa gimpakita nga palanawon, kung sa baga na-distress siya. Nadisturbo kiniya nga balat siya kung kagbunga sa pagka-distress kag pagka-disturbo, suno sa palanaw nga gipakita sa iya, nangamuyo siya. Kag ang pangamuyo, ang niya ako iwali sa inyo, the prayer of the man of God, Daniel. This actually is a kind of what a penitentiary kind of prayer. Penitentiary, penitence. Isa kaseryuso, isa kasahay sa pagpangamuyo, nga nagapanimugho ka, nga tripligid, nga apiktado kiti imo nga balat. Imo balat siya sa case ni Daniel, na disturbo kiti balat siya tungod
San pala nawon nga din pakita sa iya? So para mabalaan na kung nanugit ang kaundan sa amung nga pala nawon, intindi yung tasunok sa panghanguyo iya. Kay sa mga linya sa iya pagpanghanguyo, may mga ginaminsyon sa dira. Nga posible, abuna ang interpretasyon sang palanan awun. So Daniel chapter 9 verses 1 to 19, the prayer of the man of God by that name Daniel. So isa ka tao who is in the exile, no, in Babylon, approximately about 597 to 538 BC. Kung sabaga, 400 years after David. Nauna-una si David, tandaan niyo kay Daniel, mga 400 years after David, ang muning stories, ang life ni Daniel. Before the exile, God's prophets, as I've said already, and also stated in verse 1 and verse 2 of the book of Daniel chapter 9, before the exile, God's prophets had warned that unless the people repented and keep their covenant responsibilities, muni ang kaundan mo sang promisa sang Diyos by way of prophetic utterance through Jeremiah, nga maliban nga ang mga Israel, the Hebrew people, God's people, the chosen people of God in the Old Testament, maginulsol kag magpabilin nga matutom sa pagsunod sa Diyos, na amuna pirmi ang warning sang Ginoo sa ila, nga magbatutom ka mo, kung makasala ka mo, hinulsol ka mo, kay kung hindi, disiplinahon ta ka mo. Amoy na nga, through Moses, ang Ginoo nagpastagra sa Deuteronomy sa mga curses and blessings. The question is, would to God or could God curse His people? Pwede ba lang ang Diyos magasugpa sa iya katawahan? Pwede ba lang? Yes! In the context of God, of discipline. Ang iba niya, di sila magbati, di sila mabatong ng Diyos, pwede kasumpa sa iyang katawan. Pwede sa konteksto sang church ang inatawag na divine discipline. Hindi ka disiplinahon niya ka nga, hindi yan nakapag-imuon nga iya nga, anak. Hindi na yan mo yung concept ng discipline sa Bible. So pamangkot, pwede bala sang Diyos sumpaon na iyang kaugalingon niya katawan? Pwede gid. Only in the context of divine discipline. Nang hambal yan. So today, had warned that unless the people, referring to Hebrew people, repented and kept their covenant responsibilities, God would severely discipline them by removing them from the promised land. This time, arang na sila sa promised land. No? From Egypt, hindi lang sila sa promised land. Tapos naging stable ang Hebrew people in the promised land. And yet, they keep on rebelling and they keep on disobeying God again and again. Wala nyo naman, di ba? Ginmensyon na natin rin, bago sila mag-abot sa promised land, ginpaagigit sila ganit sa Mount Sinai. Kaya dito sa Mount Sinai, may divine appointment to sila. Ano ang divine appointment? Dito yatag sang Diyos sa ila ang ilang code of ethical standard for living, daily living as what? God's own people. Para lang mapakabot nila sa promised land, magkabuhi sila santo sa code of ethical standard, umuning moral commandments, ang dekalog na ginatag sa ila sa Mount Sinai, umuning mangingi guide nila sa ilang moral na pagkabuhi, pag-abot sa promised land. So kung basahon mong nagkalatabo dira, isang na-establish na sila time and again, even their kings, their princes and princesses, no, were so consistent in rebelling against God, in disobeying against God. Ang una nga ang Diyos na pilitan mag-warning sa ila niya, sigihan nyo! Sigihan nyo kay hindi kita kung magduwa-duwa nga, kwaon takamuda sa lugar na indalaan ko sa inyo kag ipasakot takamo! I think we should be a little bit so serious about that. As a church, it's because the same principle can be applied actually to the Christian life. Pwede. Ang muna lang, church discipline, tama na kasi di gusto mong bakit. Kung hindi ka madala sa personal private discipline,
ipaagi sa Ginoo sa kinatawagan, church discipline. Kung hindi kapag madala sa church discipline, divine discipline ganyan ito. So, hindi tapag ulatun ng Ginoo mismo mag-meter ka natin. Kumuhin na nga po na nga ito, mga elders, magpalapit ka natin at mag-imayin sa ato. Salamat kita, elders, pala na. Kaya kung hindi ka madala sa pamaagi na masapos, pagyan ka din niya sa Ginoo. Amo na yung natabok sa 70 years ngayon. Where the Jews were in exile, while the rest are remnants in Israel. But the place was so desolate. Hindi mo maintindihan na kung maglabay ang mga rasa na lain kung tao na unilang hentangan sa Juda at Jerusalem, kakadlaw sa dama siling, amo na ang mga tao kasi nga ila sila sa Diyos, na nawab ng kintangan ang daw. Muna ko kaysa, in application kita mo man kung magkabuhi kita lang ng virtundo at paagyan kita sa Diyos ibang taos palibot ang mga parindi tama sila nga ay na ito na baptism na kung hanga mo na yan buhi man dun mo kakalawan because of the disciplinary action of God. It can happen to you to me. Why? Because that sort of thing happened already in the past. Pwede nga maging questionable, kung maging kaladawan ikaw sa iba. Simply because of what? A consistent lifestyle of rebelling against God and a life of disobedience against God. So the text now actually is a little bit very emotional. And the prayer, kung na-notice nyo sa gintasan ni Shem Kina, the prayer is what? The prayer is long. Kung na-notice nyo. It's very emotional. Kung itong karoon mo pala tiyago ni Daniel, when Daniel was praying, and his prayer is so long and repetitive. So as I've said already, this kind of prayer is what? Penitential prayer. No? And that is what we can see in this text. And why penitential? This simply implies that God's people, referring to Hebrew people, and probably that includes you and me, Christians nowadays, no? That God's people, referring to those, no? Hebrew people back then, and including us Christians nowadays, time and again may fall. And that as a way of life, and a necessary step to spiritual restoration or recovery, we must ask God for forgiveness. Na ang may tinatawag na penitential prayer. Na ang may sais ng pagpangamuyo kaangay sini. Just like the kind of Daniel's prayer as presented here. Na ini nag-remind sa ato na posible time and again, kita ang mga katawan sa Diyos, including those who are ahead of us, no? The Hebrew people, God's people in olden times, and we Christians nowadays, time and again may fall. Simply nga mahulugin kita yan. Amo nang i-application. And so, that as a way of life, no? And a necessary step to spiritual restoration and recovery, we must ask God for forgiveness or learn to confess because God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our sins and unrighteousness as well. And also one of the blessings that goes along with the ordinance we call the Lord Supper. So very timely it came message has something to do with the Lord Supper. Muna nga agalon Supper kita because through Lord Supper we can be reminded of God with His forgiveness. We can be reminded of God's redeeming work, no? On the cross of God. Vary. Ibang pamangkot, how many times dapat mag-Lord Supper ang isa ka local church, ang iba isa sa isa ka tuig, ang iba every quarter. Ang iba naman niya kaangay sa aton every month or once a month. As often as you do. Diba? Kaysa masami nga ginahimo nyo ang pagpartik sa Lord Supper, you remind yourself. So ang pinaganami, ibang guru, once every month. Pero kalaw, ayaw pa sa every week, no? Na every month, kahit para kada bulan, ma-remind kita. Tapos mapilitan kita mag-usisa sa aton mga tao. Galingon, before we ever partake
the Lord Supper, as emphasized in the book of 1 Corinthians. So as part of my introduction, ining concept lang ang ining penitential prayer, where we confess our sins before God, known sin before God, establishes the doctrine of human depravity. Nagabuli gini pag-establish sang doctrine nga ginahakus na ito na sa Reformed Church. Ano ining ginahakus na nga doctrine? One of the main doctrines or emphasized by the Reformed Church is the doctrine of human depravity. Nang tao ya, lubos gid nga maka sa sala. So ang penitential prayer, ang concept nga kita maginursol, gina-establish siya ang konsepto nga tuod gidya ang kamatuoran ng tao, duna gidya nga maka sa sala. Kay duna kita nga maka sa sala, responsibilidad ta ang mag-ako kag magkilala kag maginursol sa naton sala. Hindi kita obligado kag hindi kita responsable nga magtago sina. God's responsibility is to forgive us, and our responsibility is to confess those sins as far as the scripture is concerned. Pero saan kita katago sa sala ta? Tapos kumunuhon kita sa iban, mainit ulo ta? Nga daw kinapabati-batian kita? Nga responsibilidad ta sa atong sala is to confess those sins before God, because God is faithful and just to forgive us, even to cleanse us from all our unrighteousness. Intindihan nyo? Gets nyo? Not only establishes the doctrine of human depravity, also emphasized as well in the Lord's Prayer. Diba? Sino sa inyo makamemorize ang Lord's Prayer? Pastor Darwin, anong Lord's Prayer? Ang amay namun ba? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ano sumpo niya? Give us this day our daily bread. Ano bagay sumpo niya? Forgive us our... Oh, you see that? Now, the fact that it is included in that prayer, which is a kind of prayer that is so essential, being taught by Jesus Christ himself to his disciples, that means to say, it should and it shall be what? Significantly emphasized as well, not only in the church, but in every individual Christian life, that we should ask God for forgiveness. The fact that it is included in the Lord's Prayer, for forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Establishes the doctrine of human depravity, emphasized as well in the Lord's Prayer, and also implied in the exercise of church discipline. Gina-emphasize man natin sa ginatawag church discipline as practiced by the true church of Jesus Christ. Ang church discipline, isa ina ka gina-practice in sa isa katuntukod na simbahan sa Ginoo. Dapat kita mag-confess. Hindi na pag-ialaw ang self-tanga, matubuan kita sa ginatawag gibulon nga tagi. Pusoon. Nga, bisan pa nga, disipinahon na kita, ang yet daw nag-batok pa nga itong tagi. Pusoon, because as Christians, it is not our responsibility to keep on rebelling against God and to disobey God. Once we commit any sin against God, we are responsible only to confess and to admit and to ask God for forgiveness, nothing more, nothing less. As far as sin against God is concerned, you and I are responsible to confess and to admit that before God. Nothing more, nothing less. Tundanan yung magayo sa pagpatawad sa Diyos. Kaya ang responsibilidad sa Diyos, patawarin ikaw. Hindi mo yung katundanan ang patikahong nag-ibusuhon mo. Hindi mo katundanan ang taguhon mong imo nga sala. Hindi. Passes of firstly and customary practice or practices associated with more need than
pagpalibugo na penitence and distraught prayer. Amunang iya nga, Rene. Amunang iya nga implication. With fasting and sackcloth and ashes mentioned in verse 3, marks of mourning and the usual accompaniments of supplication, pagpalabay, penitence, and confession. So in verse 3 to 19, denuous prayer consisting of a confession of national transgression and of the justice of God's punishment. Ito pa, basahin nyo tayo sa isa, beginning in verse 3 to verse 11, ang pangamuyo ni Daniel, hindi lang pagtuad sa iya personal na sala, kundi sala nila tanan bilang mga Hebreo people. This is a kind of what? Intercessory kind of prayer by a prophet knowing that name Daniel. Inalakip yan ng ilang mga hari. Basahin nyo na karoon sa mga sunod ng mga bersikulo. Tanan ng mga pumuluyo sa Israel, tinlakip niya, kay nakasala kami sa imo. Liwat-liwat kami nga nagapamatok sa imo. So, of supplication, a confession of national transgression and of the justice of God's punishment. Also, of a supplication for mercy, begging God for mercy and restoration. The prayer shows great depth and fervor of religious feeling. So ang pangamuyo na ni Kuno, nagapahayag sa isa ka madalom noong pagpaugwas sa isa ka balatyagon sa isa ka tao na lapit sa kagipusuhon sa Diyos. So this is not just a simple prayer. Hindi lang ni simple nga pangamuyo, though it really is. Although sa pagkamatuod pangamuyo din niya. With such a prayer this morning, several truths also are presented. And first of all, there is, for our first point this morning, is the recognition of the person of God, beginning in verse 4. So, hindi siya pangamuyo lang, although pangamuyo gid ni, pero upod sa pangamuyo, una sa tanan, for our first point this morning, ara ang pagkilala sang persona sang Diyos in verse number 4. Look at God as mentioned in verse number 4. Okay, let me read in verse number 4. Nagpangamuyo ako sa Ginoo nga akong Diyos, kagintuad ko ang mga sala sang akong mga kasimanwa. Sa hiligay, nun doon, hindi mo gawa ma-presyar. Pero let me read in a English version, ha? In Jeremiah, ano ni Daniel, ha? Okay, mas ma-emphasize, no? Ang person sa Diyos kung sa English. Okay, Daniel, chapter 9, verse 4. Daniel 9, verse 4. And I prayed unto the Lord my God. And I prayed, Daniel said, unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God. Take note, ha? The great and dreadful God. Ikaw, isa ka dako, kag isa ka talahuron, kag talahaon nga Diyos. So, wala duda ang pag-address ni Daniel. Pero, isa ka pag-address sa ngalan sang Diyos, who is what? Elohim. Diba? Great. Ang ipasis ang ano galing, ipasis ang Elohim is what? The greatness of God, the supremacy of God, and the superiority of God. Daniel, in his prayer, is addressing a great God who is sovereign. Recognizing the person of God. O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him and to them that keep His commandments. So first is the recognition of the person of God being sovereign. Pagkalo ka mong pagkasumiraan mo sa Diyos, kinpamatungan na sa Diyos sa Hebrew people. Sa pagkwaya pa lang sa ilalim sa Egypt to the promised land, ginprove na sa Diyos ang iyana greatness. That God is great not only in His being, but great as well in His power in delivering a people from a great empire,
the Egyptian Empire. Ipakita na sa Diyos kung ano kadako ang Diyos sa Israel, sa Hebreo. Kung kabalugan mo, time and again, daw ginabaliwala na nila na yan sa mga Hebreo people. Nadula ang ila respect sa sining Diyos nila, who is great, who is supreme above all, who is supreme and superior above all. Ginadisrespect nila sila sa ila consistent kapag disobey sa ilang tiyan. Kapag-consistent kapag rebuild di batok sa ila. Recognition of his person being sovereign, as we can see in verse number 4. And so, we are supposed to yield because God is sovereign. We, just like Hebrew people back then, are supposed to be God's people to yield or to submit to Him. Ano na dapat ang sakto yung? If God indeed is sovereign, superior, and supreme, our responsibility is to yield and to submit to Him. Ang magpasakop, kagibutang ang atong kabuhi sa idalo sa iya na pagsakop. Ang muna ang atong responsibilidad, kita ng mga kakauhan sa Diyos. Pero, tanawang ni Brad, kasahaw ko ah, straight beginning in verse 5, kung paano nga sa kabuhi sa mga Hudiyo o sa mga Hebrew people, gimbaliwala nila ina. Beginning verse number 5. Tanawan yung unod sa pangamuyok ni Daniel, ha? Sa akong buha. Nagpakasala kami despite of the fact that God is supreme. Despite of the fact that God is superior and God is great and awesome and dreadful. From body Daniel, nagpakasala kami. He included himself. Kinlakit niya iyak o galingon. Nagpakasala kami. Naghimo kami sing malaot kag nagsayok. Wala kami magtuman sa imong mga sugo kag nagtalikod kami sa pagkamatarong na ginpakita mo sa amon. Wala gid kami magpamati sa imo mga alagad nga mga propita nga sa imong ngalan naghambal sa amon mga hari, amon mga pamulo, amon mga katigulangan kag sa amon bukos na musod. Ikaw, Ginoo, matarong sa gihapon kagamitanan nagaginawi sing makahuluya. Matuod ini sa amon tanan nga nagapuyo sa Judea kag sa Jerusalem. Kag ang tanan nga mga Israelinon nga imugin paalaplaag sa mga pungsod nga malapit kag malayo kay nagbiya sila sa imo. Ang amon mga hari, amon mga pangulo, amon mga katigulangan naginawi sing makahuluya kag nagpakasala batok sa imo. O Ginoo, maluluyon ka kag mapinatawaron pero nagpamatok kami sa imo. Wala kami magpamati sa imo. O Ginoo nga amon Diyos, saan din singganan mo kami sa pagkabuhi sunod sa mga kasuguan na ginhatag mo sa amon paagi sa imo mga alagad na mga propeta. Ang bukos ng Israel naglapas ang imo mga kasuguan kag hindi magpamati sa imo ginsiling. Nagpakasala kami batok sa imo. Gani ginpadalaan mo kami sa mga kalautan nga nasulat sa kasuguan ni Moses na imo alagad. Now, let's reflect on that. Let's have some reflection on that. Consider your very own life. Apply mo na lang ila national crime la against God. God is great. Hindi man liwat, di ba? Hindi ka pagkakita, di ka ngayon yung mga Hudiyo, ya. Hindi ka klasika dumul ng mga tao. Tumatingala ka mo, they are a people belonging to God, a chosen people of God. No wonder nga ang Diyos nagbanggit sa ila sa karniro. Ginaliwat-liwat na lang dito. Ang ginpanggiran sa Diyos sa ila, karniro pa na. Na kung may isa kasapat na ginagapit nga kabutlay mo ang taon, white-liwat, kundi karniro. Because these people, Hebrew people, are so stiff-necked. That word na in Old English, in King James, again and again, ginaliwat-liwat na. Ngayon yung mga tao, ka-stiff-neck sa inyo, hard-headed, mga tig-asing ulo.
repeatedly ginaemphasize in the pages of the scripture, especially when we talk about the Hebrew people. Mga hard-headed at mga stickling na mga... Now, let's have some reflection based on that truth. Look at yourself as a Christian. You meditate, no? Meditate based on that truth. Kamaturan, nanungod sa mga audio, din pamalandungi mo ko galingon, di ba? Look at me, di ba? When we apply that same truth to ourselves, di ba? Do may pagka-amo-amokin. Gagwa kadyang atun mga pagkabating, gilang. Gagwa kadyang atun nga mga pagkatigasan, ulo. That's why out of necessity, it is necessary for God to what? Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Amoy na nga out of necessity, kinanglan sang Diyos, sundon kita sang iya bugay, kag sang iya kaluoy. Kaysa pagkamatutuon, mapatay kita sa padayon ng pagpakasala bato sa Diyos. Amo nang tungod di dyan nanungod sa akin. Kung ano ang tungod sa mga Hebrew people back then, tungod man nina na amon sa akin. That's why it is necessary for God to forgive us once we come to Him in prayer asking for forgiveness. Because that is who and what we are, and God knew it well. Amoy na ng Ginoo, may provision na daan tungkol kay kilala niya kita. Na kinanglan patawaron niya kita kung mangayon kita sa pagpatawad kay balaan niya gid. Kung ano kita ka, tigas ang ulo, kag kung ano kita kasotil ng klase mga katawahan niya. Amen? Tawad hindi! O Lord, be gracious, be merciful towards us. Be gracious, be merciful. You know us. Kilala mo kita. Sa mga personal, private, ng mga kabuhi, kilala mo kita. So is your life at present a demonstration of a life yielded to God? Is your life at present, could you consider it as a demonstration of a life yielded to God? For such were the lives of Daniel and his friends. Ang imo bala kabuhi, gapahayag sa isa ka kabuhi na ginapasakop sa soberano ng Diyos. Kay ang among nagpabuhi, among gid ang kabuhi ni Daniel kag sang iya mga abyan in a foreign land. Hindi sila yung magkaon. Hindi sila yung magluhod. Bisa yung takbong pa sila sa kalayo. Kaya nga, kaya galispito sila sa soberano nila na, na Diyos. So the question is your life a demonstration? Ang imo bala kabuhi nag-demonstrate sa kabuhi nga ginapasakop sa Diyos? Kaalay sa niya ni Daniel at sa niya kanyang. Not only the recognition of the person of God, but as well as not only being sovereign, God being sovereign, also being good and kind. Also in verse 4, you can see the goodness and the kindness of God in verse 4, keeping the covenant and mercy to them that love Him. Sa prayer ni Daniel in verse number 4, hindi lang kayo ginarecognize niya ang Diyos, kung ano ang Diyos as a supreme God, sovereign. Also, binarecognize man niya ang goodness, kagang kindness ang Diyos. That God is what? A God who keeps His covenant and God who is merciful in terms of who He is in His character. Ngang Diyos siya, covenant keeping siya. Covenant keeping, anong masiling kita covenant keeping? Kung anong impromisa, yun lang sa iyang katawan, tumano niya kita. Ang relasyon sa Diyos sa atin, hindi kay kontrata. Ha? Brother Tony, marriage contract, di ba mo na? Ang kontrata, ang word na kontrata, huyang na.
Kaya kung ang kontrato ang istoryan, pwede mo pagani i-break, di ba? Amo na may breaks of contract. Pero ang covenant, hindi na yan mo. God's covenant towards us is one way. Sa kontrata, duwa ka mo, di ba? Sa kontrata, duwa ka mo. Agree ka, agreement siya. Nag-upod ka mga duwa sa kontrata. Pero ang covenant sa Diyos sa ato, one way na yan. Kasi hindi kita ang Diyos siya. Kumano niya kung ano ang kinambal niya. Bisan pangabalaan niya, says Jen, nga hindi kita kasarang magtuman sa kung ano ang responsibilidad na sa iya. He covenanted himself to us. That's why God's mercy and God's kindness to us is eternal, something that cannot be broken. Nabisan pa nga repeatedly, mag-rebuilding kita batok sa iya, repeatedly mag-disobey kita batok sa iya, God will remain true to us. Because He is a what? Ano ni? A covenant-keeping God. Disiplinahon niya lang kita. Pero hindi iya pag-i-break ang iya nga covenant sa akin. That is who God is. And the sad thing is that many of us ginaabusaran ka lang na. So being good and kind, a covenant-keeping God, a God who is merciful, also mentioned in verse 7 and 9, balikantang Daniel, chapter, ano ni? Daniel chapter 9, verses 7 and 9, dibasa ko na, bro. To emphasize, let me repeat it again. Read it again. Chapter 9, verse 7. Ano nga di blao? 9, verse 7. Sa prayer ni Daniel, ikaw, Ginoo, matarong sa gihapon. Ikaw o Ginoo, bisan pabalaan ni Daniel na ang sitwasyon nila actually resulta sa pagdisiplina sa Diyos sa ila, pero si Daniel siyempre, ikaw o Ginoo, matarong sa gihapon. That is in verse 7. Ikaw o Ginoo, matarong sa gihapon, kagkabitanan na ginawi sing makahuluya. Lukso ka sa verse 9, maluluyon kag mapinatawaro ni ikaw o Diyos ng. So we suppose not to abuse God's kindness and goodness. If God is good and kind, because that is who God is, we suppose not to abuse God's kindness and goodness. Hindi talaga pag-abusaran. Kabalo ka mo, paano mo pwede ginabusaran ang kaayo kagang kanungo isang Diyos? Sa sige mo lang, iba't pag-imusan. Salah, gabusaran, iyo yan. As simple as that. Sa sige mo, rebuild the backup sa Diyos. Sa sige mo, pag-disobey sa Diyos, you are abusing His kindness and His mercy. Question, is your life at present a demonstration of a life that abuses the goodness and the mercy of God? Ikaw na sa batsin, ang imo ba lang kabuhi sa subong nag-demonstrate balay na sa isa kakabuhi na abusador sa kaayo kagkaluhoy sa Diyos? Ano pa sa imo kabuhi? Also, not only being sovereign, recognizing the person of God being sovereign, also being good and kind, verse 4, as well as being a law keeper against whom the Jews repeatedly rebelled and disobeyed. Mawara sa prayer ng Daniel, no? Na kinakilala niya ang Diyos as a law keeper. Look at verse number 4, last part of verse 4. Eh? Nagpangamuyo. Wala din yung Diyos sa Ingles. Hara sa Ingles. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him and to them that keep His commandments. To them that keep His commandments. The phrase, to them that keep His commandments, suggests the idea that God is a law giver. Isa sa ka-Diyos nga nagahimo sang kasukuan, kag nagapatuman sang iya kasukuan. Being lawgiver against whom, as I said, the Jews or the Hebrew people back then repeatedly rebelled and disobeyed. So we supposed to live
in complete obedience to every clear command uttered and written in the Word of God. Question, is your life, a brother and sister, at present, a demonstration of complete obedience to God's revealed will, referring to His commandments? For such were the lives of Daniel and his friends. Ang imo bala kabuhi, nagapahayag bala ina sa kung paano ikaw nagatuman sa mga clear command, uttered, even written commandments of God. Kaya mo ina ang kabuhi ni Daniel, na bisan ang magkaon sa gano'ng gano'n, bisan ang magkaamba nila, tubig lang tanahamon ka, utan, tapos tilaway kami, human ang pulo kadlawa. For such were their lives back then. So this is it. So hindi pangamuyo lang, kundi pangamuyo na kunang po natin ang mga linya sa niya pagpangamuyo, may pagkilala sa persona sa Diyos. Being sovereign, not only being sovereign, being God, being good and kind as well, and also as a law giver. So kapag pangamisan sa atong pangamuyo, we also have that kind of what? A recognition of who God is in our lives. Naamuna ang Diyos na kong. Naamuna siya ang Diyos na. Next is, for our second point, not just the recognition of the person of God, as well as the recognition of the persons we are. Hindi lang kay pagkilala sa kung ano ang Diyos, also recognition of the kind of persons we are. In this case, the Hebrew people. Although some of the idea I already mentioned, what and who they were. I mean, the Hebrew people compared to sheep, as I've said already, stiff-necked and hard-headed. So kapakilala man ini ang iya pangamuyo sa kung ano nga klase mga tao kita. In this case, ang mga Hebreo santo. Nga mo ini ang lakit sa pagpangamuyo ni Daniel. Talking of their past, take note ha, kaya at this time, arak sila sa exile mo, while the rest were remnants, no? In Judea and in Jerusalem. But as in the case of Daniel, arak sila sa exile. Of their past, look at the Hebrew people. San dito si Daniel, si Moses sa Maynel. San dito si Moses sa may babaw sang bukit sang Sinai. Gano san dato sa talong sang bukit. Gano san da. Ha? Gano san da. Nagimok sila ilaya sa ano? Ila Dios. Dios. Nambalan sila ni Moses, hulat ka mo de. Saka ko to. May appointment ko to sa Diyos sa babaw. Hulat ka mo. Pero samtang ato si Moses sa babaw, sila ilan nagpakita sa muna mo sila ang klase sa mga tao. A recognition of the kind of persons they were. Sangara na sila sa 40 years of wilderness journey, wandering, no? In the wilderness, 40 katuwid. Nabasa nyo, wala? Nabasa nyo? Kung ano mga ugali nanda, ano mga attitude nanda, mga murmurers, mga palakumod, mga palareklamo. Si Moses di kubanta sa ila. Amo na si Moses kareklamo man sa Diyos. Kinuha naman yung klase mga tao, kinapadumalaan, napunapin man. Pati si Moses kareklamo sa Diyos. Masahan yung ang 40 katuwid na libot-libot nila sa wilderness kung paano sila maggawi, kung paano sila maggawi. Paano nga sa 40 katuwid kapakasala sila sa Diyos, tiniwan. A typical picture of the Christian life. A typical picture of your life and of my life. So talking of their past, ha? Of their present. No? Kaya mo rin present. Nga, stinta sila katuwid sa exile out. Nga stinta sila katuwid as slaves. Because they were punished by God because of their rebellion.
from Egypt to the promised land, pag-abot sa promised land, in-establish sila sa Diyos, imbutangan sila sa kaugalingon ng mga hari nila. Pero, sangarak sila sa establish na state nila, no? Jerusalem and Judah. Dira, ang ilang mismo mga hari, mga evil kings. Saan nyo? Mga kings nila, bro? Mga kings, tumunda mo, mga kings nila. Sa Book of Kings, Chronicles, sa Book of Samuel, puro mga kings na dira, mismo mga hari sa Israel, mga bating, gilan, amuna ng Diyos, nagpasakop sa ilalim, sa dakpok naman ng mga ito. Talking of your present, are, matik ka mo, now, talking of your future, the Jews at the time of Jesus, and how they will treat Him. Kadto kita sa future naman, ha? Ang mga Hudiyo, kung paano nila gintrato si Jesus, sila mismo nagpapatay kay Jesus. Amuna kadungul ang mga Hudiyo, bisan pa nga chosen people of God sila. Tanuan nyo ba, of their past, of their current situation, as an expression of divine justice, no? And talking of their future sa mga adlaw ni Jesus din sa luta. Kung may isa man na pirtigin niya nagkuntra kay Jesus, sino? Mismo mga Hudiyo. Look at them. Hindi ba silang klase mga tao? So no doubt, Daniel saw a pattern of life or a way of living before God. So posible, sa palananaon, nga do hindi mapahamtang si Daniel, nga natuglagi din niya espiritu, kag nga amuni kadalo ang iyong pangamuyo, kaya nakita ni Daniel sa iyong pananaon, is destined sa tuloy. A pattern of life or way of living before God. Isa ka sahi isang kabuhi nga may pattern, kag isa ka estilo sa kabuhi sa atubangan sa Diyos. Ano nga klase kabuhi? A repetitive kind of life. A consistent kind of life. Consistent in terms of rebellion against God. Consistent in terms of disobedience against God. Amunang nakita yan ang nagtuglagit sa iya. Nakita yan ang sahi sa mga tao na involved sa pananaw. Kadaliwat-liwat na pagsilot sa Diyos sa ila. Tungod sa katigas nila ng mga isang itatay nila si Jesus, natandaan nyo, sino ganing nag-execute? When Christ was crucified, who executed him? Roman soldiers. Sino nagplano? Mga Jewish religious leaders. Ang utok-utok sa pagpadakop kag pagpapatay kay Jesus, mismo mga katuluyan. Kalahiya, galing ang nag-execute sa iya, mga Roman soldiers. As a punishment of God, AD 70, AD 70, sa ang Roman Empire, ang munang nagadumala, back then, ang Jerusalem, ginsunog ni Nero. AD 70, ang Israel, Jerusalem particularly, the center of the religious life of Israel, ginpasunog ni Nero, emperor sa Roman Empire. Ginperde na ni Panmong. Ginperde na sa Roman Empire ang Greece. Ikapila na ni Pastor. Ikapila siya. Ikaapat na kingdom. Sa misyon na. Ginperde na this time sa Roman Empire ang sa time na si Cesare dire, Roman Empire ang nagaduminar. Ang last empire to come is no other than Jesus. Christ himself, itong batubla na napingas na nahulog ganit sa babaw. Batubla sa pananahon, nahulog. Sa AD 70, nawasag ang mga Hudiyo. Naglaktas na liwat. Kung sa bagang natabo sa ila sa time ni Daniel sa 70 years, nasulit liwat. Sa ginsunog ni, pasunog ni Emperor Nero, ang Jerusalem, naglaktas ang mga Hudiyo. Sang side po sila liwat ng katipon. Sino makapagod? AD 70, sang side po sila ng katipon liwat.
di what you declare as a state. Since ano? 1946. Ang Pilipinas, krusyal ang iyan ang role. Kaya nga, buto-butuhan sa mga kapungsulan kung pwede na nga liwat himuon nga estado ang es. Rael, 1946, nag-tie, tie up, i-break ang tie. Si President Ruas nagpabor ng Israel, himuon nga estado. Halin 1870 to 1946. Pirti ka damo, ginatos na inuwi ng Israel, hindi mo ba sila makita sa mapa sang bilog ng kalibutan as an expression of God's judgment to them. 1946, nangyong kumusog na sila. Si President Ruas na, amo na nga ang Israel may extra nga pabor sa mga Pili. Pino. Because of that, kaya ang Pilipinas nagbulig buto. Kaya nagtimo si President Ruas ang nagbuto in favor na ang Israel yung buto na state. But remember, AD 70, ay imagine na, AD 70, ano ang kinasubong? 2022, AD 2022. So, AD 70 to 1946, hindi mo makita ang Israel sa mapa, sa kalimutan. Sa 1946, may Israel. Look at that, how God punishes His people. Kung paano ang Ginoon ay managin. Kung paano nga liwat-liwat sila, nagapatiga sa pulo, liwat-liwat na nagkabuhis ang pagkabatingkilan, ang Ginoon liwat-liwat ba na nagadisiplina sa ina. Why? Kay amo kita sila. Amo kita sila. Hindi lang sila, kundi kita man subuh. So that is what Daniel saw. Daniel saw a pattern of life or a way of living before God. That is too consistent. Kabuhi sa wala untat na pagpakasala. Surely goodness and mercy shall follow us, as I've said. There is, that's why there is the concept of the dwelling of the Spirit. There is the church. There is the concept of church discipline. Itungod kay amo kita sina, kagamo man sila sakto. Amo ina nga kinanglan sa Ginoo sundon kita. Amo ina nga dapat kinanglan ang Espiritu mag-standin sa ato na sa seal. Ha? Ang Espiritu mag-standin sa ato. We call that theologically the indwelling presence of the Holy Spirit. Mag-standin sa ato bilang marka. A mark of ownership. Dapat kita markahan din sa Diyos. Para nga kung anuman matabo sa aton, bisan natiwat pa kita na nagkabuhi sa pagkabatinggilan, at least may marka kita ng iyasang sa Diyos. And so nga akinang lang nga ibutan din kita sa local church, hagod na kung makasala kita, may mga elders kita na mag-address ang atong problema sa pagkabuhi sa sala. Nga akinang lang may harap din tinatawag na church, discipline. It's because kaya mo ina ang way of life, the pattern of life sa mga iya sa Diyos. Kagamuin ang butang na nagpatulang posible kay Daniel. So, consistent tendency or normal way of life that has become a pattern for the Hebrew people, and that they tend to disobey and sin against God again and again. So, ipakita natin na, no? Ang ilang past, ang ilang present, ang ilang future. Amo man na ikaw, kagamo man ako. Kaya amo kita sila. Amo na ganito makasala kita. Ang responsibilidad na mga ayos ang pag. Because God is responsible enough to. Amo na lang way of life, kag-pattern of life natin. Buwas, hindi ko ikapasalig, hindi ko makasala. Ha? Ikaw magkapasalig ka? Basi ganit, yung matapos sa drama niyo, makasala naman ko, posible? Uy! Nga, kaya amo ganit kita sina. Ang tao kuno nga hindi ka balo mag-ako na may sala siya, butigon! Hambal ni Jan! And that includes you and me!
kailangan sa Diyos na magmaging matarong na magpatawad sa ato na ginanagyan. Kaya nga, kaya masamigan ni kita na makasala. And not only a recognition of who God is, also a recognition of the kind of persons we are. Of course, in this case, as I've said, kind of persons they were, no? Referring to the Hebrew people, as we can understand them in the prayers of our life. Daniel, in beginning in verse number 5 to verse 11, has a prayer. Grabe, makilala niyo kung ano klase ng mga tao ko rin. Saan yung dalawang diwa? Kita ang pinunos na klase. And lastly, there also is the recognition of God's discipline as I am. That discipline is a divine prerogative. Magsilingan niyo kita, divine, Diyos nun, Diyos nun. Magsilingan niyo kita, prerogative, right, na ang ginatawag disiplina, Diyos nun nga kinamatarong sa Diyos. Na kung ikaw magkabuhi in consistent rebellion and disobedience, God has the right to discipline you. Ari hindi, yun na-recognize man ni sino? Ni Daniel. Look at verse 11. Ano ba nyo? Saya nga prayer. Kung paano nga saya prayer. Verse 11 na. Ano ba yan? Ang bukos na Israel, naglapas ang imo mga kasukuan, kag hindi magpamati sa imo ginsiling. Kung may kinadisiplin kita dali, kung isa, yung kinakulbaan ako. Kapalo ka mo, anong kinakakulbaan ko? Basig bala, na paagi sa church discipline, masakwan ka na wala ka di dyan maluwas. That's the worst part of church discipline. Ay basic bala, paagi sa church discipline, masakwan bala na hindi lang nga may kaluyahon ka as a Christian, kundi basic wala ka di dyan maluwas. Amunan akong kinakapulbaan. Na kung mag-ayon si Pastor tiway na kami mo, dapat dagdagan na ginis ang church discipline. Kagpasib lang manginilding, masapuan ikaw, brother or sister, nga wala ikaw maluwas. It's clear na ang iyas ang Diyos, nagapakasala, kag magapakasala, liwat-liwat, pero nagapinuso. Kaya ang Diyos nagapatawad. Amunaya ang klako. Hasta mapatay kita, hindi untat ang atong pagpakasala. I tell you, mag-agree man ka mo kung hindi, but that's how I understand it in the scripture. Amo ganing na ang forgiveness ng Diyos is eternal, kaya may provision na siyang daan. Lain lang, na by way of church discipline, masapuan ikaw, hindi kaya ikaw brother or sister. But, again, church discipline is a divine prerogative. Kinamatarong niya sa Diyos ang mag-disiplina. Kung paano nga ginikanan, may kinamatarong nga mag-disiplina. Kay palangga iyang bata iya, hamba sa Diyos sa pulong iya, kinadisiplina sa Diyos ang iya, tungod kay palangga. Verse 11, nang balya, ang bukos nga Israel, take note ha, bukos nga Israel, naglapas ang imong nga kasiguan, kagini magpamati sa imong ginsiling, nagpakasala kami patok sa imo, gani ginpadalaan mo kami sa mga kalalakan, nga nasulat sa kasiguan ni Moses. Ang ginamin niya din nga kalalakan, curses and blessings as mentioned in the book of Deuteronomy. Ginpandaman na sila sa Diyos na kung magpapilin ka mong magpapiga, padalaan naging ka mo sa inalaan. So Daniel, in his prayer, is recognizing the disciplinary concept as what? Pronounced by God in His Word. Na may disiplina, kita gina. Tawa, because to discipline is a divine
what? Prerogative. Also in verse 12, ha? Look at in verse 12, ginhimo mo, ang ginsiling mo, nga imo'y muon sa amon, kag sa amon mga pangulo. Ano ining buta ba ni Daniel? Ginhimo mo, ang warning la, na kung magsigi ka mo, himuon ko gin, ang inambal ko, nga disiplinahon ko ka mo. Again, in verse 12, ara ang pag-recognize ni Daniel sa disciplinary action sa Diyos. That, to discipline, is a divine prerogative. There will always be an end to God's discipline. Naisama na, in terms of God's discipline, there will always be an end to God's discipline. Muling nami man, kayang 70 years nga ni, may katapusan ni. Ha? Ang 70 years nga disciplinary action sa Diyos sa ila, may katapusan. Look at in verse number what? Look at in verse number 17. Ito naman ni Black. Verse number 17, sa prayer ni Daniel, kailangan nyo, O Diyos, pamatiyan akong pangamuyo kang pagampo, patindugan wat ang imong templo na naguba, patindugan ni ako ng tanan, maka ibalo ni ikaw ang Diyos. So in his prayer, Daniel was so full of hope. Kapati siya basi sa ipakita sa Diyos na palanan, awon ngang stinta katuig nga disciplinary action sang Diyos sa ila, may katapusan ang Swedish prayer puno sa simpaglaong nga liwat mapatindog ang templo sang Diyos sa Jerusalem. Because the idea is there will always be an end to God's discipline. Ang mga diriba sa aton kung may dinadisiplina diri, to remind you there is always a time that God's disciplinary action will have its end. May araman katapusan ang pagdisiplina sa Diyos. Pero ang disiplinahon niya ka, kinamatarong niya binaya, I tell you. Pero may tikon man nga ina, tapos siya ang iyang disiplina. Kagamuni, ang ipasis din ni Daniel. He was so full of hope, as he mentioned, his prayer in verse 17. Look at verse 18 as well. Look at verse 18. Pamatiin kami, O Diyos, talupangda kami, kagtamda ang amon palagipan, at ang pag-antos sa sinad na nagadala sa imong ngalan. Nagapangamuyo kami sa imo, kay maluluykon ka, hindi tungod nga naghimog kami sa imataon, kundi tungod sa ikaw maluluykon. Ano nga bang iya nga mga tinaga sa pagampo? Puno siya sa paglaong na ang Diyos niwat mag-establisar sa ila. Because again, there will always be an end to God's discipline. Again, in verse 19, let me continue. Verse 19, matiin nyo. O Ginoo, pamatii kami, kagpatawara kami. O Ginoo, pamatii kami, kagimuwa ang nagakaigo sa gilayon. Hindi ka magdugay, agod ang tanan makaibalo, na ikaw amo ang Diyos. Imo ini nga syudad, kagini nga mga tao. Liwat-liwat, beginning in verse 17 to verse 19, ang mga tinaga ni Daniel, puno sang paglaong na ang Diyos mag-restore sa ila, na ibalik sila sa Diyos, akunan mo sila. God's blessed chosen people. Ang umanaba sa Luke chapter 18, verse 1 to 8, ang ipasistirala sa persistent nga pagpangabay, saan nyo na? Ang widow black, na may kaso siya na gusto talon sa abogado. O, di kung di may permite, maraw magbalik-balik, masiling ba na ikaw nga, para matapos ni, sakton ko na lang niya. Tara ka man nung balik-balikan niya kay Imuya nga. Wala. Ako mo ba ng principle, dira? So, ako ni si Daniel, dira. So, for the Lord's sake, verse 17, but for thy great mercies, for thy own sake, O my God, for thy city and thy people are called by thy name. So for thy Lord's sake, for the Lord's sake, for by thy great mercy. Kung sabi ka, grabe, no? Ang balitin yan niya. Hindi tungod kay matarong kami, kay tutuod ka na, kinisiplina mo kami, kay mga batigilan kami. But
Lord, hear my prayer. Listen to my supplication. For the Lord's sake, for thy great mercies, for thine own sake. Kung sabaga, kung ano ikaw as a covenant-keeping God, kaluiti kami. Sunog sa kung ano ikaw. Hindi kay tungod kung ano kami. Kaysa pagkamatuod, kilala ni din yung kung ano sila, mga matinggilan ng klase ng mga katawan sa Diyos. Tapos, purposely, talking of God's discipline is to restore us back to our God and enjoy Him and His blessings. So to God's people, and that includes you, listen to this, to you and to me, for you and for me, to us, the best is yet to come. Amen? May time na ang Diyos magadisiplina sa aton, but there will always be an end to God's discipline. Okay? So therefore, to you and to me, the best is yet to come. Time of restoration. Tion nga ginarestore sa Diyos ang atong relasyon sa iya. Tion nga ang Diyos magapa-experience sa aton sa ginatawag nga mga blessings o mga pagpakamaayo bunga sa restored relationship natin sa iya. So again, to emphasize to you and to me, to God's people, the best is yet to come. Look at verse 16. As I end, verse 16. Tanawan niyo verse 16. According to Daniel, verse 16. 16. Ginapinan mo kami sang una. Naraok. Kasi baga ginasupot niya ang Diyos. Ginarimide niya ang Diyos na kung paano nga sang una. Ginapinan mo ganun kami. Na ginapinan mo kami sang una. Ganilid ka na magkaakit sa Jerusalem. Imo ini syudad ang imo balaan na bukid. Ang kanan ng mga tao sang kaingod ng mga pungsod nagapakalubo sa Jerusalem kag sa imo mga tao tungod sang amon mga sala kag mga mala kag sa mga malaot na ginimo sang amon mga katigulangan. Sa English, mayroon din verse 16, let your anger be turned away according to all thy righteousness. Let your anger be turned away according to all thy righteousness. So may time din nga ang Diyos nag-withdraw sa iya nga kaakin. Time of refreshing. Time of restoration. Also in verse 24, last verse to read this morning. Look at verse 24. Ang Diyos nagkalana sing kalawigon nga 490 katuig sa paghinway sa imo mga tao kagbalaan na syudad gikan sa sala kagkalaktan dayon ang sala patawaron kag ang walay katugtuban na katarungan paluntaron agod ang pananaon kag ang tagna matuman kag ang balaan na templo mahalan liwat sa Diyos. So i-restore liwat sa Diyos ang Israel. Ibalik niya sila sa isa kamayag na estado pagkantanan sa iyo. So for a time, we can be disciplined by God for who and what we are as sinners. So may kiyon sa kabuhi ka na disiplinawang kita sa Diyos for who and what we are as sinners, living consistently and repeatedly in sin. And so God, as His divine prerogative, time and again, will discipline us. But let us take comfort and be encouraged of the fact that God's love towards us is eternal. And aming lang galing, nang gugmas ang Diyos sa atin, wala sing katapusan. Kina-embrace siya kita sa iya pagigugma nga wala sing katapusan. That means, such a kind of love that never changes. Tapos na sa kamay, sa prodigal son, nila, ang anak na pang duwa-duwa, kung naturon pa siya, ruwalin, pagalin sa anak, actually, ang gugmas ang tatay, wala inagbago. He will do every necessary effort. He even don't hesitate to discipline us whenever we sin, consistently or repeatedly sin.
against him. So these are the things we learn in the prayer of Daniel. A recognition of the person of God, a recognition of the kind of persons we are, in this case referring to the Hebrew people in application, including us, and as well as the recognition of God's discipline or God's disciplinary action. Amay, salamat din siningaga. Dalayaw ni ikaw nga sa simple nga pangamuyo uttered by Daniel before God. Natuna namon ang damog ng mga bagay. Kag itugot nga ini manginggiya namon sa amon man nga mga pagpangamuyo ay di MBA, personal prayer, private personal prayer or a church corporate prayer nga sa amon mga pagpangamuyo nagalakip ini sang pag-apo sang sala, paghinulsol, penitentiary. Nagakilala sa kung ano ikaw as a sovereign, supreme, superior God. Nagakilala sa kung ano kami nga klase sa mga tao, sahi sa mga tao, bisang pagkatawan ni mo, pero masami kang pirmi nagapakasala, kag Lord, nagakilala man sa imo pagdisiplina whenever necessary because to discipline is a divine prerogative. And so therefore, feel free, O Lord, to discipline us because that is your prerogative. Pero salamat manggaling. We take comfort and we are so encouraged the fact that you tell us that your love for us is eternal. That means to say, whenever you discipline us, the best is yet to come. It's because there will always be a time of repressing, a time of restoration. Salamat kini Diyos ko. Dalayaw ni ikaw. Gabay nga nagpakikisturya ikaw. Straight, Lord. Straight to the heart of each of us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. And amen.